godly standards. Romans 12 verses 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito. Hindi, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. When we talk about standards, marami sa atin ang naiinis o nalulungkot. Maaaring naiinis tayo dahil somebody is imposing their standards unto us na ayaw natin. Or, nalulungkot tayo because we cannot meet their standards. Even gusto naman nating mag-comply. I realized na hindi naman masama ang purpose ng standards sa buhay ng tao. Una, standards proves what is good. Mapapatunayan ito kung alin ang mabuti. When we use substandard materials, hindi tayo sigurado sa tibay nito. Madaling masira, gumuho, or uulit-ulit lang tayong mapapagod at gagastos sa pagbuo o pag-repair ng mga nasisirang bagay. If we choose quality standard, ay may iwasan nating mapahamak, kundi tayo ay mapapabuti. Maybe this is why parents are setting standards sa bahay nila, para hindi mapahamak ang kanilang mga anak. Ganun din ang Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. Standards protects us from this dysfunctional world. Magbago ka ng pag-iisip. Piliin mo kung ano ang mga bagay na iyong ikabubuti at hindi ang mga gawi ng sanlibutan na dadalhin ka sa kapahamakan. Ikalawa, standards proves what is acceptable. Mapapatunayan ito kung alin ang kaaya-aya. When we set standards, whether personal, professional, or spiritual, it helps us to improve ourselves para maabot yung standards na yun. Nade-develop yung kakayahan natin kasi inahasa natin ang sarili upang marating natin yung standard na naset natin sa ating sarili. Unti-unting na-acquire natin yung qualities o kalidad na kailangan para maabot yung standard na yun. Gumagaling tayo sa larangang pinili, lalong tumitibay, motivated, at productive. Standards improves us to be acceptable. Magbago ka ng pag-iisip. Piliin mo ang kaaya-ayang pagbabago at huwag sundan ang kapag kunwaring ganda ng mundo. Ang iyong katawan
ay haing buhay at ihaharap mo sa Diyos. Ito ay pagbutihin at huwag hayaang sirain ng anumang makamundong gawain. Ikatlo, standards proves what is the perfect will of God. Mapapatunayan ito kung alin ang lubos na kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na tayo ay maging matibay, maging dalisay, at maging matagumpay. Kapag meron tayong standard, ay hindi tayo agad natitibag, natutukso, or nabubroken. Kasi yung qualities na binuo natin sa ating sarili ay hindi substandard. Magbago ka ng pag-iisip. Piliin mo ang mga bagay na may kalidad. Lumakad ka sa daan na pinapanatili ang dignidad at magsikap kang umusad kahit mahirap marating ang standard na nais ng Diyos. Tayo po ay dumulog sa Diyos. Aming Diyos na banal, tunay nga na walang sino man sa amin ang makakaharap sa iyo na may kabanalan, sapagkat kami ay nakukulang sa iyong kaluwalhatian. Ngunit salamat dahil sa iyong biyaya at habag, kami ay binigyan mo ng kalayaang humarap sa iyo. Tulungan mo po kaming piliin ang standards mo kaysa sa standards ng mundo. Tulungan mo po kaming talikuran ang anumang aming makamundong gawain. Hangarin po ng aming puso na ihandog sa iyong harapan ang aming buhay na dalisay, na iyong tatanggapin at pagpapalain. Wala po kaming hangad kundi ang mga bagay na mabuti, kaaya-aya at ang lubos mong kalooban. Sa iyo lamang po kami tumatawag at nananampalataya, Jesus.